Nagbabala ang Cordillera PNP sa pagdami ng mga staycation scam na naglipa na online. Ang kalimitang modus na may meke ng mga ads para sa mga hotel at iba pang accommodation. May mga nabiktima na nga niyan. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Sa Baguio City sana gustong gugulin ni Sheila mula Pampangang isang buwan niyang pahinga sa trabaho. Kaya agad daw siyang naghanap ng ideal staycation spot hanggang sa makausap niyang isa umanong condo for rent owner. Ganda! Super ang ganda! Malapit lang talaga sa lahat. Sa Session, Burnham. So wala nang isip-isip. Ginawa ko na siya agad kasi doon namin talaga gusto magstay. Agad daw siyang hininga ng 5,000 pisong down payment. Nagpadala naman agad si Sheila pero makalipas ang isang araw, naglahong parang bula ang kanyang kausap. After that day, one day, nag-reply pa siya sa akin. After nun, blinak niya na ako. Isa lang si Sheila sa mga nabiktima ng kaliwat ka ng booking scam sa Baguio. Sa datos ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera ngayong taon, 5 na ang nai-report na insidente ng scam kaugnay sa mga staycation transient house pati mga hotel. Ang modus ng mga scammer, ginagamit ang pangalan at litrato ng ibang transient house para i-upload online. Pag nagkaroon ng client, ang gagawin nila, yung contact number ng scammer, yun ang kokontakin. Sila na nakikipag-transact without knowing na yung may-ari ay nagagamit na yung business niya. Ngayong malapit ng holiday season, tiyak na marami na namang maghahanap ng matutuluyan sa Baguio City. Kaya ang PNP, puspusan na raw ang pagtugi sa mga scammer. Para naman iwas scam, ang legit transient house owner na si Jason, nakaisip ng paraan para hindi magamit ang mga larawan ng kanyang pinauupahang unit. Kailangan yung pictures mo may watermarks or mas maganda, i-vlog mo na lang. I make my own video para at least pag isi-send ko sa guest, oh legit nga kasi siya yung owner, parang ganon. Maigi rin suriin ang tinatarget na hotel, transient home o anumang accommodation sa mga Facebook group para malaman kung legit ang isang posting o bogus. Pwede rin lumapit sa tourism office ng Baguio para sigurado ang makukuhang rekomendasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.